We rebuke you. We destroy your power. Anong mga bagay na panggugulo ng kaaway. At Panginoon, sa oras mo nito, ang kalayaan, ang katagumpayan, ang siyang ilahad mo sa aming karanihan. Handle everything, cover everything, Lord God, today, tonight. In Jesus' mighty name we pray, amen and praise. Pagawa ng pelikula at bagamat ako'y
lumalabas na sa mga pelikula. Dati po tayong professional magician, pero nang tinawag kay Limon, dahil nangangarap na rin po ko nung araw na kung hindi man maging director o scriptwriter, ilinagay ni Lord sa puso ko po yan. At huli ng panahon, ito na po yung takdang panahon na talagang ginawa tayo ni Lord ng director. Aha. At yung pagiging director po natin, nakita ni Lord yung aking pangarap na maging director. Dahil alam ni Jesus, na pag ako'y ginawa niya, mamaya kapapanagay po yung aking pelikula. Ito po, ihanda niyo po yung mga panyo, no? Kasi lalo na yung mga sakin na natin mga ngayon, kung maaming puso, parang mababa ang luha. Yan, kasi dito po ay hihibugin tayo ng Panginoon. Okay, pelikula po ito, ito yung kauna-unahan mong ginawang pelikula na kung saan ako po nilang scriptwriter, ako po yung gumawa ng istorya, no? Hindi naman ako nagkaroon sa pagiging scriptwriter. Ako rin po nag-direct. Ako, grabe. Ako na rin po. Kami naman ako. Cameraman dyan. Kami na rin yung cameraman. Ako na rin po yung production designer. Thank you.
Ayo. Kita po natin yung storya umiikot doon sa alibugang anak. Yan. At yung po ibinanggit din po nung gumanap na tatay, si Pastor Alex Tinsay, at kayo din po si Bishop F. Tendero doon sa aklat ng Lucas 15:11-24. Kung makikita po nyo, kung babasahin natin ang aklat ng Lucas 15:11-24, kung ano pong babaybayin at babasahin at uulitin yung Lucas na yun tungkol sa alibugang anak, sa kabila ng pagkakasala noong anak, ginawa na niya lahat ng pagkakamali. No? Hiningi niya yung kanyang ari-ari-ari ng kanyang mamanahin, pero yung mga na dapat niya galing sa mabubuting bagay, ginamit niya rin po sa ambisyo at sa barkada. Hanggang ang kanyang anak kong ito ay nalulod sa mga masamang bisyo. Mga kapatid, ang ipinakikita lamang ng Panginoong Diyos sa masasalang yun doon sa aklat ng Lucas, at makikita rin natin na yung anak na nagsisi, bumalik sa kanyang ama, at sabi niya, kahit hindi na siya ituring ng kanyang ama, kundi ari-ari lamang siyang alipin, basta tanggapin lamang siya ng kanyang ama. Pero anong ginawa ng kanyang ama na makita ko kanyang anak? Ako po'y isang ama. Meron din po akong anak na nagkasala, pero nang lumapit ang tagbalik ko sa akin, hindi ko tinignan yung kanyang pagkakamali, kundi ang tinignan ko sa kanya, yung muli niyang kanyang pagbabalik. Ang Diyos ganon ang kanyang pagmamahal. Oo, nagkakamali tayo, nagkakasala, pero nais pa rin ng Diyos na ang bawat isa sa atin sa kabila ng pagkakasala, tayo'y muling-muling babalik sapagkat ang Diyos ay mapagmamahal. Diyos ay pag-ibig, handa niya tayong tanggapin sa kabila ng ating pong pagkakasala. Sabihin mo minsan po sa iyong katabi, mahal na mahal ka ng Panginoong Diyos. Ngayon kapatid, doho, marahil ang ilan sa atin dito, kaya po noong siya po'y magiging pastor na, pero siya po'y nadaya ng kaaway dahil po doon sa masamang bisyo, dahil sa kanyang pag-ibig, doon sa kanyang kasintahan. Minsan, hindi man gano'n ang nangyari sa buhay natin, minsan tayo po ay nakuho, o kundi man nakuhulog sa pagkakasala. Kapatid, hindi pa huli ang lahat. Sabi mo sa iyo katabi, hindi pa huli ang lahat. Nais ng Diyos na tayo magbalik doon sa Kanya. O dili kaya, kung tayo po'y matagal na sa pananampalataya, matagal na sa ating Panginoon, pero nang lalamig tayo, nangihina, mga kapatid, mahal na mahal tayo ang ating Panginoon. Nais niya tayo na rin humakbang na lumapit muli sa Kanya. Kung tayo po'y dati napakasipag natin sa gawain, pero ngayon tayo, nilabaga naglalamdaman, naglalamig ang ating paglilingkod, kapatid, inaasahan tayo ng Panginoon ang ating pagbabalik, yung balik ng sigla ng ating paglilingkod sa Kanya.